The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught. He said to them, "Come away by yourselves to a deserted place and rest a while." People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat. So they went off in the boat by themselves to a deserted place. People saw them leaving, and many came to know about it. They hastened there on foot from all the towns and arrived at the place before them. When Jesus disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, my dear brothers and sisters. A gift is something given that you do not expect. That's a gift. A blessing is something you ask for and it is given. That's the blessing. Grace is something given to you even if you do not deserve it. That's grace. This best describes the theme of our readings for today: gift, blessing, and grace. We heard in our first reading that while King Solomon was sleeping, God appeared to him in a dream and said, "Ask something of me, and I will give it to you." Sarap nun, no? Kayo kaya? Tayo kaya, no? If God will appear before us in any form and will tell us, "Ask something and I will give it to you," ano kaya yung hihilingin ninyo? Oh, hiling na. Sige, kahit nasa isip, no? Alam ng Diyos. Oh, nakikinig ang Diyos, no? Just daydream about that. Alam ko namang hindi tayo naubusan ng hiling. And that's why we are here. That's why we are praying. Because we are asking for something. Huh? Ano kaya yon? Yaman? Kagalingan? No? God knows it. But you know, what King Solomon did before he asked of something, he recalled how good God was to his father, King David. Tinignan niya muna kung gaano naging kabuti ang Diyos sa kanyang ama. From there, saka siya humiling. Saka siya nagsabi kung anong gusto niya. So he asked for an understanding heart to know how to judge. Isang mapangunawa na puso ang hiniling ni King Solomon to be able to distinguish right from wrong. Imagine, may pagkakataon ka ng humiling ng kahit ano, ang hiniling mo, mapag-unawang puso para lang
maunawaan ang mga tao para magamit sa kanyang paghahari, para malaman kung ano ang tama o mali. And because of this, God was pleased with King Solomon's request, so he granted it. Now, what do we call that? Is it a gift? Is it a blessing? Or a grace? Yung hiniling mo at ibinigay sa'yo. We call it blessing. So we could say that God blessed King Solomon with great understanding. However, God did not end in blessing King Solomon, since King Solomon did not ask for a long life, riches, and life of his enemies. Oh, siyempre, sino bang ayaw ng mahabang buhay? Diba? Hinihiling natin yan. Oh, yung agaw buhay, hinihiling natin yon. Oh, yung kayamanan, we ask for it. Yung buhay ng kaaway natin, di ba? Hinihiling din yan. No, Lord, kunin mo na yung kaaway ko. Because God knows, no? Siguro, alam niya na maraming kaaway din si King Solomon. Siyempre, hari ka. Maraming kumakalaban sa'yo. But King Solomon did not ask for those things. But even he did not ask for it, God gave it. God gave it. So, what could we call that? Yung isang bagay na hindi mo naman hiniling, pero ibinigay sa'yo? We call it a gift. Hindi lang tayo sanay sa ganun. Kasi pag Christmas, di ba, meron tayong wish list. Hinihiling mo yung iririgalo sa'yo. But of course, definitely, gift is something that you do not ask for, but it is given. So we could say, God gifted King Solomon with riches and glory. However, in our gospel, the 12 apostles went back to Jesus after their mission. If we could remember, God gave them the power to heal the sick. For this reason, now they are all gathered together and reported everything that they did and everything that had happened to them while they were in the mission. Bumalik sila kay Jesus. Ikinuwento lahat ng nangyari. Ikinuwento kung anong nangyari sa ibinigay ni Jesus sa kanila. So what do we call the power given to the apostles to heal the sick? Is it a gift, blessing, or grace? We could say, it's God's grace. It's God's grace. God graced the 12 apostles with a healing power. It is a grace because it is given even if the apostles do not deserve it. Remember, they were just ordinary people. They were sinners, mangingisda, but they received that kind of power. Who deserves that power? Ikaw makasalanan, kayang makapagpagaling? Ikaw makasalanan, may ganoong kapangyarihan? My dear brothers and sisters, it is good to be able to know the things that we receive from God. It is good. So we could thank God. Maganda yun. Mabuti yung malaman natin, yung tinatanggap natin sa Diyos para mapasalamatan natin ang Diyos. But it is best if we know how to use the things that are given by God. For this is where people usually fall short, to know the value of the gift of God, how to use the gift, how to use the blessing, how to grace other people from the grace that God had given them. Natapos na yung Pasko.
Anong ginawa sa mga regalong natanggap? Pinamigay? Pinangregalo? Ginamit? O tinago? Yung biyayang natanggap natin, paano ito nakatulong sa iyo? Yung grasya, paano ito nakatulong sa iba? Dito natin hinahangaan yung mga karakter sa ating mga pagbasa ngayon sapagkat ginamit nila lahat ng ibinigay sa kanila ng Diyos. Maparegalo, biyaya o grasya na gamit hindi lang sa pansarili kundi para sa ikapupuri ng Diyos. Si Haring Solomon humiling ng dakilang pangunawa na hindi para sa pansarili kundi para sa kapakanan ng kanyang pamamahalaan. Kaya naman kahit ang mga bagay na hindi niya hiniling, ibinigay sa kanya ng Diyos na ito ang kanyang nagamit para sa pansarili. At panghuli, ang mga alagad ni Jesus, hindi inaksaya ang grasya. Sa halip, mas maraming tao pa ang nabuhay, nabago ang buhay, dahil ibinahagi ang kanilang grasyang natanggap. Remember, we heard, hindi man lang sila makakain sa kakapagaling, sa kakapagpagaling ng mga may sakit, hindi man lang makakain. Ibig sabihin, walang tigil, patuloy silang nagpapagaling. In this Holy Mass, we remember the things that God has given us. We remember, and hopefully we could thank God. But lastly, we pray to God that we may use the things that God had gifted us, blessed us, and graced us, and use it well for the greater glory of God. Amen.